Yo mga idol, kamusta po kayo? Alam ko karamihan sa atin, nagtataka, nasaktan, nabigla kung bakit tatalo ang Ginebra ng dalawang sunod. Yung iba, ang dahilan, tinatamad daw ang depensa, pamigay daw sa Magnolia. Maraming mga idol na dismaya sa dalawang sunod, natalo ng Ginebra. Akala ng mga karamihan, kayang 5-0 or 6-0 ang standing ng Ginebra. Pero ang nangyari ay naging 4-2. Itong video na ito, magbibigay lang po ako ng aking opinion tungkol sa issue sa depensa at opensa ng Ginebra. Well mga idol, huwag na natin patagalin pa. May nakita akong paraan pero disclaimer lang po mga idol, hindi po ako expert. Bibigay lang po ako ng dagdag opinion kung paano sila manalo kahit walang 7-footer sa court. Okay mga idol, pero di ko naman po sinasabing 100% effective ito. May tinatawag na small ball lineup sa loob ng court. Sa NBA, ang alam ko dalawang team ang gumagawa. Ito ang Golden State Warriors at Houston Rockets. Mga idol, iba ang naruan ng mga NBA kaysa sa PBA. Madaling gawin ito ng mga forward NBA player na ang taas ay 6 feet. Halimbawa na lang si Draymond Green. May 6'6 ang height. Andre Iguodala 6'6 ang height. Sa Houston, si Jeff Green 6'8. Robert Covington 6'7 naman ang height. Dahil mabibilis sila kahit 6 feet ang taas nila, kaya pa din gumalaw na parang 6 flat ang height. Balik po tayo sa Ginebra mga idol. Kung gagawa ang Ginebra ng play pang small ball ang datingan, siguradong mahirapan silang talunin. Ang nakikita kong player na malalaki na pwede i-line up para sa small ball ay si Japheth Aguilar, Joe Devans at si Prince Caperal. Unahin natin si Japheth Aguilar, 6'9 feet ang taas, may outside shooting na average 12.83 points per game. Ang advantage kay Japheth Aguilar, kahit malaki, kaya niyang tumira ng mga middle range shot. Naaalala niyo pa ba mga idol ang winning shot ni Japheth Aguilar kontra sa Miranco Bulls? Ito mga idol. This will be for the win. Begin the layup. Aguilar! Pagdating sa rebound, nag-a-average siya ng 6.0 rebounds per game. Ang kanyang block percentage maabot ang 3-point block per game. Isa sa mga ability ni Japheth ay pumoste at kumuha ng mga fouls at may kasamang 2 points. Dahil sa haba ng kamay niya, nahihirapan siya ma-block ng kalaban bukod pa sa mataas tumalon. Bakit ko po ito napili kasi mga idol, may abilidad si Japheth na tumira ng mga middle shot 3 point at mag-block ng play ng kalaban. Madalas din ginagamit si Japheth Aguilar sa pick and roll. Itong play na to, kadalasan ginagamit ang Ginebra para maka-score si Japheth Aguilar. Kapag naiwanan ng bantay si Japheth, mapamiddle shot man yan, kaya niyong tumira. Pangalawa mga idol, si Joe Devans ay may taas na 6.7. May tira pa sa labas, mapa 3 point man ito or middle range. Dahil nag-average din siya ng 6.17 points per game in the field. Ang gusto ko dito kay Joe Devans ay mataas ang kumpiyansa tumira ng 3 or sa middle shot kasi talaga namang napapatunayan niya na ipapasok niya ito. Isa sa mga nakikita ko sa kanya, mabilis siya mag-release ng bola kapag tumitira sa ilalim. Si Caperal naman mga idol, kaya niyang tumira ng 3 na dalawang sunod-sunod or higit pa. Hindi ko alam kung swerte lang ba talaga siya, pero hindi eh. Makikita mo naman sa form ng kamay niya ay may tira talaga siya sa labas. At napatunayan naman niya sa laban, pumukul ng pumukul talaga siya ng 3. Ang gusto ko sa play kay Caperal mga idol, magsiset si Caperal ng screen kapag sinundan ng nagbabantay sa kanya yung may hawak ng bola, 3-point shot, sabay tira. Alam naman natin wala silang 7-footer dahil hanggang ngayon, hindi pa din makakapaglaro si Greg Slaughter dahil sa injury. Sa tingin ko naman mga idol, kayang-kaya naman ng Ginebra makipagsapalaran kahit nagawa naman nilang manalo ng 4 na sulod. Ginawa ko tong video dahil para malaman natin na magkaroon tayo ng tiwala sa ating mga idol. Alam naman natin kayang-kaya nila ito. Huwag sana tayo mawalan ng pag-asa mga idol o mga kabarangay. At alam naman natin
magaling si Coach Tim sa mga ganitong sitwasyon. Kayo mga idol, comment lang sa baba kung anong opinion nyo tungkol sa sitwasyon ng Ginebra ngayon. Hanggang dito na lang po tayo mga idol. Huwag po kalimutan mag-subscribe at click ang bell para ma-notify po kayo. This is TP Reyosa, nagsasabi ng ingat po tayo mga idol and God bless.